And the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. 11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Let's pray, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. As we study today, Panginoon, ang mga kailangan ng church, Panginoon, kung paano kami ilalago, kung paano kami ay gapalain at magawa ang dapat namin gawin sa inyong basad, Panginoon. We pray na kayo pong malalati. In Jesus' name we pray, Amen. Ako po na po. Okay. Natakbo ba? Tagi. Okay din. Okay lang yan. May isang masagi kasi. Okay. So, good morning. Good morning. So, sino dito ang ano? Merong nag-aaral sa school? Sino yung ano dito? May pamilya? Sino ang citizen ng Pilipinas? Okay, so lahat ng bagay, lahat ng organization, unit na yan, kailangan niya na may mga bagay na kailangan niya. Okay, ano yung mga kailangan niya para tumakbo? Kailangan, syempre, may head. Galing, di ba? Kaso, ikaw, nauna ka sa paa eh. Tama rin yun. So, may head dapat. Bago ka, may paa ka nga, wala ka namang ano, wala ka namang ulo, lalakad ka ba nun? So, yung head muna, okay? Yung head, ibig sabihin, ganito tayo pupuntahan natin, bakit may school, bakit may church, bakit may organization, no? Anong alam yung organization? Ang magaling. Kahit mga private corporation, lahat yan ay may head. Ibig sabihin, may nagtayo, okay? May nag-mandate. O, itong gagawin nyo, okay? So, especially, mayroong mga key people yan. Okay? Hindi lang isang tao magpapatakbo niyan. Marami. So, sa school, ilang teacher mayroon kayo? Ilang estudyante sa inyo? Ilan lang ang section ng fourth year nyo? Madami. Sa year nyo? Grade 11. Ilang section? Mga? 30 sections. Konti ah. May blank stand. Ganun din sa inyo ba? Sa inyo? 9 lang. Okay? So, ang dami teacher nun. Kung maraming estudyante, ang dami teacher. May mga administrator, may mga facilitator, may president, may vice, may principal. Okay? So, lahat ng organization, ganun. So, meron din mga bagay na kailangan niya. Anong kailangan ng para tumakbo yung school? Kailangan ng syempre ng place. Kailangan ng chok siguro, di ba? Chok pa rin ba ngayon? Dati kala ko, nung panahon namin, ma-overtake na yan ng whiteboard. Turns out, napakamahal pa rin. Ng whiteboard, tapos kesyo, glassboard, ewan ko, mga manufacturer nata nag-ano dito eh, nag-lobby. Kasi hindi nila mapalitan kasi nga, mahal. Mental din yung... Anyway, so maraming kailangan, di ba? So ano pa? May tubig doon, may canteen, may nagluluto. May upuan, may blackboard. Okay. May library, may libro. Ballpen. No, nalala ko tuloy yung supplies namin. Nagpunta ako doon, nagsalita ako. Doon pa yung ibang mga tao. Yung mga nagbenta, yung mga nagluluto, siya pa rin eh. Alam mo ito yung pangalan sa high school namin. Pero alala ko tuloy yung isa, yung mga school supplies doon, namamahal. Kasi nga, doon ka na sa school eh. Anyway, so maraming kailangan ng school, lahat siya. Pero ang church, ang pag-aaral natin, ang title po nito is What a Church Needs. What a Church Needs. Dahil kung makailan, pinag-aaralan natin lahat na kung paano lalago. Medyo lumalim tayo ngayon. Medyo babalik tayo sa basics. Tama-tama, ito yung mga bata. No? Ano yung kailangan ng church?
Medoy, parang saan ba, church? Parang maligtas din lahat ng tao nang pwedeng maligtas. Okay? Yan ang operation natin. Pero, anong kailangan natin naman? Okay? Last time, yung growth. Ano tayo lalago? Pero ngayon, ano yung mga kailangan natin para, kumbaga sa magluluto, hindi ako magaling magluto, hindi ako nagluluto. Pero alam ko sa pagluluto ka daw, para maganda, masarap, mabilis, effective, di ba? Hindi yung masyado maalat to. Eh kasi ano eh, wala akong ganyan, tapos bumili pa ako sa tindahan, di ba? So pag bago ka daw magluto, anong gagawin mo? Ihanda mo lahat ng kailangan mo na. So pag ingredients andyan ha, pag nagsimula kang iyon yung kung ano man yan, kalan, no, sa amin, ano eh, yung doctor. Parang di sayang energy, andyan na lahat, okay? So sa church ngayon, basics tayo, ano yung kailangan natin andito? Okay, so ganun kasimple tayo ngayon, okay? So basahin mo natin sa Luke 14:27. Ano yung cause? As an introduction, sabi sa Luke 14, which is ako personally ay... kita ko malalim to eh. I mean, the basic din. Isa sa mga bagay na nakita ko sa Panginoon na hindi siya yung tipong parang mga ibang preacher kasi napaka ano eh. Ito practical ang Panginoon. Sabi niya dito, and so soever that not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Okay? So, yan lang lagi ang narinig. Pero yung itong 28 onwards, ito yung example niya eh. Para maintindihan natin anong ibig niya sabihin nun. Na kung hindi mo kayang dalin yung cosmo, hindi ka magiging disipulo. So, in-explain niya dyan, meron siyang ilang example dito. Dalawa ba to? Okay, dalawang bagay, no? Dalawang example, illustration. Kung nari daw, ikaw ay magtatatag ng building. Okay, magtatayo ka ng building. Anong gagawin mo una? According to that, uupo ka muna. Ba't ka uupo? Kasi siya mag-iisip ka eh. At sabi dyan, counted the cost whether he have sufficient. Meron ba akong budget? O baka may budget ako, wala na nang pagkukuhaan. Diba? So may supply ba? Available ba? Yung manpower. Okay? Bakit daw? Ba't kailangan muna isipin? Kasi, handa yung mga yan kasi. Bandang huli, sabi dyan, less happily after he had laid the foundation. Okay, may foundation na. And is not able to finish it. Hindi mo na tapos yung tower, ano mo lang, foundation, may first floor, wala nang bubong. Bakit? Either wala ka ng pera o wala nang gagawa, wala palang marunong. Okay? Sabi, ano mangyayari? Sabi dito, all that behold it began to mock him. Lulukuhin ka na ng tao. Sinong gusto mo rito inaasal ka? Diba? Hindi mo gusto inaasal ka, tatayo ka ng bahay, walang bubonga. Diba? Hindi pwede yun. Yan, tibay nga nung ano, tapos walang bubong. So, hindi natin gusto lahat pagtawanan dahil mayroon tayo ginawang mali, di ba? At ang another illustration niya dito, hari ka, makikigera ka, di mo naman kaya. Di ba? So, kailangan mag-isip muna tayo magplano. Kaya, titingnan natin kung ano yung mga kailangan ng church at kukunin natin yan lahat sa Ephesians 4. Dahil sa Ephesians 4 ay may mga nabanggit na ilang bagay dito, especially yung mga importante, no? At yung ibang bagay pa. Okay, so number one, nabanggit ko kanina, letter A, tatlong ano to, di ba? Head, key people, and others. Okay? Kailangan ng church ng head, pinaka nag-isip niyan, kailangan ng key people, at marami pang iba. Okay, letter C. So number one sa head, so dalawa lang naman yan. Kailangan natin ng Panginoon. Amen? Hindi pwedeng may church ka. Bakit? Sino ba Diyos mo? Okay, bakit may church? So mayroong mga church ngayon, katulad ng usong-usong ngayon, si Kanye West. Ano niya ba yun? Kasi nagkakagulo itong mga ano, kasi matagal ng blasphemous yun eh. Puro kabastusan. Okay, tapos puro din. Hindi lang okay lang bastos ka, hindi okay ha. Ibig sabihin, masama na yun. Pero yung kabastusan niya, umayos kayo ng upo. Kaya, kabastusan yan. Makinig kayo. Okay? So, oy, mga kids. Late kayo ah. Ayun, ganda ng punta nyo ngayon. May kainan tayo ah. Ang bira. Puro girls lang ah. Okay.
Sino yung kapatid nyo rin yan? Ilan ba kayo magkakapatid? Puro girls. Puro girls. Sige, paupuin nyo, paupuin nyo. Sige, sige. Ayaw mo po. Kinandong na lang. Joshua, dito ka. Joshua, dyan ka na. Ah, dyan ka na. Okay. Okay, kailangan natin ng Panginoon. Ibig sabihin, si Kanye West, sila ulo yun eh. Sabi ko na sa inyo. Yung iba doon, maraming talaga, nagsisi siya! Tuwan-tuwa sila. Eh, marami na tayong nakitang ganyan, okay? Nag-umpisa si ganyan. Kaya nga lagi sinasabi kayo na, bad. Diba? Yung mga malaking church ngayon, yung mga ganun, gusto mo yung mga artista umaten sa kanila. Kung sino, anong klase ng pastor, meron din sila doon. Depende nga lang kung talaga nag-turn, diba? Ginawa ito lagi si pastor dito na yung aming yung panahon nila. Siguro kilala ni daddy yun. Si ano daw? Si yung songer? Si, kalimutan ko tuloy. Si Mike De Mesa, di ba? Ngayon, preacher na. Kilala mo hindi? So, yun talaga, alam mong totoo kasi talagang binalikan niya yung dati niyang asawa. Okay? Tapos, talaga nagpastol siya. Magalang siya. Iniwanan yung ano niya, Hollywood. Ah, Hollywood tuloy. Basta, showbiz. Yun ang totoo, di ba? Si Kanye West, talagang dinagdag lang niya si Jesus sa programa niya. Tapos pag ini-interview siya, talagang alam mo, manluloko eh. Sino nga lang ito? Parang nakakita na akong ganun tao yung kausapin eh. Kasi pag seryoso yung mga bagay na patungkol sa Diyos, hindi mo yan gagawing kalokohan. Amen? So kaya sa, dito, pag nagtayo nga siya ng parang church niya, di ba? So medyo nakakapigon pag iniisip mo eh. Okay, kailangan natin ng Panginoon. Kung ikaw ay meron church, eh dapat kasama mo ang Panginoon. Yung lagi sinasabi rin ni Pastor Rito. Siguraduhin mo, kasama mo ang Diyos. Kasi marami na kahit ng panahon daw nila, wala lang. May nakita lang na kesyo pag nagpapastor ng iba, nakakakuha ng support kung saan. Eh, yung mga talaga naman, wala na akong panawagan. Sige, pastorin ako. Sige. Ulit-ulitin ko lang pala yung Jesus na yan. Tapos, tanggapin mo si Jesus. Ulit-ulitin lang naman yan. Every Sunday. So, ganun. So, kailangan natin ng Panginoon. Okay, sabi dyan, one Lord, one faith, one baptism. One God, the Father of all, who is above all and through all, and in you all. Okay, kailangan natin yan. Actually, basic na to. So, mamaya, pero yun ang pinaka-importante. May Diyos ka ba? Kasama mo ba ang Diyos sa church? Okay, makinig. So, sa pangalawa, sabi sa verse 15, okay, bukod sa Diyos, ang Diyos pa rin. Okay? Sabi dyan, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Sino yung Him? Which is the head, even Christ. So, sinasabi ito, ang head ng church is si Jesus. Okay? Walang ibang head. Kaya yung iba hindi tatakbo pag yung head nila ay, uy, sinabi ng namin, Pope namin, ganyan-ganyan. Okay? Pag nagkagulo na, nagkahati-hati na, di na maintindihan kung ano gagawin nila. Ito yung sinabi ng ano, bakit ganyan? Eh, yung sabi ni ano eh. Yun na yun, kahit parang mali yung ginagawa natin, eh, yung sabi ni ano eh. Kasi ang head ng church nila, hindi si Jesus. Amen? Na kwento nga sa inyo yung taxi driver na sinerang ko, sabi niya, sino bang head ng church niya? Si Jesus. Ang ngayon lang ko nakarinig niya na. Kasi kami, propeta ang head namin eh. Bago sa kanila, samantala napaka-basic nun. Ang head ng church ay si Jesus, okay? So, that being said, yun yung pinaka-basic, amen? So ngayon, sa chapter nito, nabanggit yung mga key people. Pag sinabing key people, maaari sa isang, sabi ko nga sa inyo, sa school nyo, napakarami yan. Sino mga key people dyan? Siyempre, yung principal. Siyempre, iba yung director. Siya yung may-ari. Okay, pero pinaka-key talaga dyan sa isang high school. Ilan ang principal? Isa lang, no? Pero sa public kasi, ano yung public ba? Yung mga assistant, tsaka iniikot-ikot sila, di ba? Yan, mga galing yung mga yan. Kung sa academics lang, no? So sa pagkatapos ng mga
principal, mga teachers. Okay? So sa church, sino yung mga key people? Binanggit dito lahat. Okay, sabi dyan sa number 1, verse 11, sabi dyan, and he gave some apostles. So sino apostol dito? Anong November 1? Bihira itong mga Pentecostal talaga ito. Pero yung nag-share si Brother James, buti ako tapos na ako. Nangangaruling. Diba? Kinakantahan sila. O, ba't kayo na nga kumakanta dyan? Mas nangihingi para daw sa simbahan. Mga ito, hindi na nakunti. Eh, mga matanda na. Buti sabi ni Brother James, sige, kausapin mo nga. Bibigyan ko na sana para umalis. Inaalala ko, hindi nga dapat eh. Okay? Nung inausap ko, usap mo ba kayong church? Sino ba leader nyo? Si apostol yun. Hindi ko na tinanda kung sino, pero apostol daw. So ngayon, may iuso nga sa, pinefriend pa ako sa Facebook. Nakita ko, ang leader nila, apostol. Ban! Ayaw mo sa'yo, no? Mahungulit lang yun eh. Ang tanong, may apostol ba ba ngayon? Ayan, sinabi, may apostol eh. Ba't kayo walang apostol? Okay, tandaan nyo, dalawang bagay, itong apostol tsaka prophets, yan ay may, ang apostol kasi, sinugo lang, no? Pero yan ay, may title talaga yan. Sabi doon lagi sa New Testament, di ba? Sabi, the 12, alala nyo yun? Sila yung, talaga yung office of the apostle, particular sa kanila lang yun. And then si, later na tawag lang yun, si Paul. Okay? So after nun, wala na. Dapat ang apostol, nakita niya mismo si Jesus. Okay? So kaya sinasabi natin dito, ito yung mga key people, tapos na to. Nagkaroon na ng apostol, nagawa na lang yung dapat nilang magawa, tapos na yung apostleship. Okay? So tayo ngayon, tumatayo tayo sa katuruan ng Panginoon at ang mga apostol. So basa niyo apostol, ang focus nila is yung foundation of the church. Kaya nung nasulat na buong Bible, New Testament, lahat ng dapat nating malaman from the Lord and from the apostles, andito na. Wala natin kailangan dagdagan yun. Amen? Pero importante ito, dapat na alam natin na mayroong mga apostol, ginawa nila yung dapat nilang gawin, and therefore, kailangan ng church yun. Okay? Ito, napakaganda pa nga dito, alam niyo si Jesus, di ba, Panginoon? Wala siyang sinulat. Hindi siya nagsulat, nagsulat siya sa puso ng mga tao. And therefore, yung mga tao na yung nagsulat ng libro. At para i-follow natin. So, importante yung mga apostles at mga... Kaya pag meron tayong hindi maintindihan, aralin mo yung mga sinabi ng mga apostles. Ganun. Wala nang iba, wala nang church fathers. Lahat ng binabanggit ng Catholic na church father, may heresy. Meron. May mga tama, may mali. Kaya hindi natin sila pinagkakatiwalaan. Okay? Mga Justin Martyr na yan. Okay. So next is yung mga prophets. So again, dalawang klase ang prophets. Yung mga prophets na biblical prophets, yung mga talaga nagsulat sila, at yung sinulat nila, accurate to the dot. Okay? Walang pagkakamali, pwede mong panghawakan yung sinabi nila na totoo yun. Okay? So sa panahon natin ngayon, may mga prophets pa rin, pero hindi katulad nila. Okay? Ang tawag nila natin sa kanila ngayon, mga preacher. Kasi pag pinag-aralan mo yung prophet, prophecy, prophesy, prophesy pag verb, prophecy pag noun. Okay? Pag nagbitaw ng salita yan, mangyayari yun. So yung mga propeta ngayon, pag nagkunwari, ako, nagpropeta ako, nagprophecy ako, bukas, lilindol, sa San Mateo, kunwari, gano'n, hindi nangyari. False prophet ang tawag doon, okay? Kaya hindi ko gagawin yun unless talaga pakita sa akin. Okay? At mangyayari yun pag totoo. Okay? So yan ay kinover sa Deuteronomy, malapit na tayo doon, di ba? Nasa ano na tayo? Numbers. So yun po yun. Tandaan nyo yun, ha? Kasi may magtatanong sa inyo yan, eh. Minsan, parang yun na yung pang ano nila, eh. Parang Jehovah's Witness. Sabi, niniwala ka ba yung Jehovah? Kami. Witness kami ni Jehovah. Oh. Tapos yung mga tao, ay, wala kami ng Jehovah. Sino? Paano pangalan ng Diyos? So, parang yun yung pinaka-ano nila, eh. Tapos, mag-join na kami kasi may Jehovah. Ganun din naman itong mga yung Pentecostal na ito. May apostol ba kayo? May propeta ba kayo? Diba? Si Latter-day Satan. Ganun yun. So, yung iba naman, mayroon ba kayong gift of tongues? So, hindi kompleto kayo. Mga ganun, yung mga inalis na, hindi nila alam na inalis na. Okay?
So, kailangan kaya alam natin, kaya natin pinag-aaralan. Okay, so prophets ngayon, buti na may propeta ba kayo? Meron, pero hindi yung katulad ng biblical prophets. Yun lang ang sagot. Hindi katulad ako na, nagsulat ako nito. Uy, prophet daw si pastor, di ano natin to. Ipangaral natin. Hindi na kailangan kasi nasa Bible na lahat. Lahat ng ipapangaral ko po, nasa Bible na lahat. So, huwag na kayong mag-replicate dyan. Hindi ako magsusulat ng libro. May YouTube na tayo, yun na yun. Mas importante yun, di ba? Yung ba, nagsulat ng libro. Wala nang bumabasa ng libro ngayon. Tama ba? Audio mo kahit na. Mira, huling-huli na yung iba sa atin eh. Ewan ko. Kaya yung mga libro ngayon, pinapamigay na. Hindi pa rin binabasa eh. Para lang minsan, he's the author of 57 books. Pakialam yung tao dyan. Totoo ba yung sinasabi? Wala na pag-preacher ka. Accurate ba? Mas maganda pa yung video ngayon. Di ba? Sinabi mo ba yun? O, sige. Nasaan? What video and what time frame? Ganun na ngayon. Hindi na chapter ano na yun. Anyway. So, prophets. So, napaka-importante nga. Pag sinabi ng biblical prophets, pwede nyo pang hawa kayo. Intindihin nyo lang. Okay? Ngayon naman, yung mga prophets, mga preacher. So, hindi pwedeng walang apostle, hindi pwedeng maging prophets. Kailangan natin yan. Okay? Then, pang lima, medyo marami ito eh. Sabi dyan, evangelist. So, ano yung evangelist? Para alam natin, yung iba dyan, kung ano anong tawag nila sarili ng evangelist. Ano ba evangelist? Ano bang ibig sabihin ng evangelio? Preacher yung evangelist. Yung evangelio is good news. Yung angel doon, evangel. Di ba? Yung angel is yung parang messenger. Okay? Hindi ko na alam yung iba pa. Basta yun. Wala namang dispute dyan eh. So, ano ngayon yung evangelist? So, over the years na may Kristiyano nga, tinitingnan ko yung iba, bakit itong taong to, may mga evangelist kasi sa tawag nila sa evangelist, kasi hindi sila pastong. Ginagawa nila, lumilibot sila kung saan-saan. Okay yun eh. Pero sila minsan yung maraming pera kasi mag-gather ng pera, tapos support mo ako ganyan. Eh, bahala na sila doon. Pera nila yun, wala na sila. Wala problema doon ako. So, pero yung word na evangelist, ang pinaka-perfect example natin si Paul. Tumalala si Paul, wala siyang asawa, therefore, di siya pwedeng pastong. So, anong ginawa niya? Ang tindi ng ministry niya, di ba? Nagtatag siya ng mga churches. Siyempre, pag may naligtas doon, i-disciple niya, iiwanan niya na yun, may pastor na yun. So, yun ang evangelist. Hindi siya nag-stick sa isang place kasi hindi siya, either hindi niya gusto or katulad ni Paul, hindi siya qualified. Okay, wala siyang anak, wala siyang asawa. Okay? At maraming bagay pa. Hindi siya talaga cut out doon. Siya, magandang testimony niya, pwede siyang maglakbay-lakbay. Okay? Ang problema sa kanya, siyempre, hindi ka pastor. Ang support mo, hindi malaman kung saan magagaling. Pero maganda no, kung talagang ginagamit ka ng Diyos eh, di importante support. Meron yan, may darating yan. Kaya ganun si Paul. Ganun din yung mga evangelist, okay? So ngayon, dito na tayo sa next. Ano ngayon yung pastor? So, iba pa ba yung pastor sa evangelist? Eh, kitang-kita naman natin, di ba? So, iba yung apostol, iba yung prophet, iba yung evangelist, iba yung pastor, iba yung teacher. Pero nasa pastor tayo ngayon, halos lahat yan, parang ginagawa ng pastor, di ba? Except lang yung apostol. Kasi nalay na yung foundation, di ba na kailangan apostol? Okay? Kailangan mo na lang prophet, preacher, evangelist, then yung pastor. Ano ginagawa ng pastor? Ano yung pinag-aayaw niya sa evangelist? Para alam natin. So yung pastor, pinag-aayaw niya, ang focus ng evangelist sa spreading the gospel, ang focus ng pastor sa flock. So medyo, sabi natin, ano mas mahirap doon? Depende nga sa'yo eh. No, mahirap yung mag-stay ka. Kasi pag nag-stay ka dyan, minsan yung ibang ayaw, yung makipag-deal sa tao. Totoo yung kasi minsan mahirap. Kasi minsan mali din yung pagpalaki. Okay? So, mahirap. So, yun ang pastor. Amen? Amen. So, tanong nyo, bakit may pastor pa ngayon? Marami nagsasabi niya, hindi na kailangan pastor. Wala, nasa Bible ba yung pastor? Yung mga ganun. Dapat yung elder, isa lang yun eh. Okay? Yung elder, siya yung pinaka-matured sa church, siya yung elder, siya yung pastor. Okay, bishop. Then move on tayo sa teachers. Ano yung teacher? Again, ginagawa rin ng pastor yan. Pero anong focus ng teachers?
Ang focus ng teacher is medyo ano, kaya ako tagal ko naging teacher, Sunday school, Bible school. Masaya yung buhay kasi puno ka lang aral, wala kang responsibility sa pera, wala kang gagastos, wala kang pakialam doon. Tuturo lang ako eh. Tapos ang laging bagsak yan ang responsibility sa pastor. Kung si kapatid na ganyan, si kapatid na ganyan. Kung sabihin mo kay pastor, anong ginawa niya? Kaya mahirap ang pastor, no? Pero pag teacher, okay din. Diyan ka maganda magsimula. At kung hindi ka cut out magpastor, pwede ka maging teacher. Amen, mga bata? Sino gusto maging teacher dito? Ayan, no? Bible teacher. Okay, pwede rin yan, no? So, teachers, ang focus ng teachers sa doctrine. Okay? So, medyo makaka-focus kayo dyan. Ako, naka-focus natin dyan kasi wala akong responsibility, kundi aral lang. Yun lang. Pero focus yun. Dapat, di ba, kahit kayo mag-teacher, di ba? Sino mag-teacher? Si Banang. Si Hannah. Doktor, okay. Anong specialty ng teacher? Siyempre, nag-teach, di ba? Hindi mo lang dapat alam yung subject, alam mo kung paano ituro. Kasi kahit alam mo yung subject, alam nyo ba, alam mo to? Ha? Depende gano'n, di ba? Kailangan yung mga bata, alam mo kung paano mag-respond ng positive, sa makinig, at matuto. So, isa sa mga style, maraming style. Ako iba, natutunan ko rin, medyo ako, alam nyo naman ako, programmer ako. So, di ba alam yun? Yung formality niya. Pero natutunan ko na lang sa practice. Ah, kailangan pala, engage mo sila. Okay? Minsan, konting patawa, konti lang, ha? Okay? Minsan, kailangan pagalita. Minsan, kailangan kunin yung atensyon. Mga ganun-ganun. So, importante ang teacher. Kasi, kung ang nakita nyo na, napansin nyo, puro tayo Word of God dito. Puro Word of God, puro Word of God. Oh, tulog ka na, Word of God pa. Mga bata minsan, nagreklamo, inisip ko, magbigyan ko na kaya ito, bayaan mo na maglaro naman, mga tatlong oras, hindi eh. Aral ka, magbasa ka ulit, aral ulit, basa, ganun ang buhay natin. Kasi bandang uli, yan ang mga gamit natin, hindi naman tayo, ilang oras ka ba nagbabasa? Kaya paglabas mo, Monday to Friday, bag ng oras mo sa pagtatrabaho na eh. Sa pag-aaral sa mga bata. Pero kami po, trabaho na yan. So, huwag kang manghinayang sa aaralin mo. So, ako ngayon, maghinayang ba ako ngayon na mag-aaral ng salita ng Diyos? Eh, bandang uli, naka-YouTube tayo pa. Nakakaya naman kung mali-mali pinagsasabi natin, di ba? Okay. So, nakita nyo yun. So, yun yung mga key people, apostle, prophet, evangelist, and then pastor or bishop or elder. Okay, isa lang yun. And then, teachers. Okay? Eh, paano yung ibang bagay? Ando na yun sa others. Okay, dito tayo sa others. So, itong ibang bagay na kailangan din ng church, kailangan natin ng head, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng key people. Okay, by the way, yung mga key people na yan, kaya key people yan, may mga requirements yan. May mga skills din. No? Iba, di na po tatay masyadong magaling mag-aral. Hindi mo na maintindihan yung pinagsasabi eh. Hindi okay yun, okay? Hanggat maaari. Kaya ang church magpuproduce ng next pastor. Kaya lagi ang sabi ng mga bata, mag-aral kayo. O, mag-aral kayo. O, mag-aral kayo ulit. O, tama ba yun? O, bagal. Bagal mag-resign. Diba? Lagi tinutulungan kasi next time kayo na yung magiging mga teacher. Pag mali-mali kayo, ano mangyayari sa tinutulungan nyo? Kaya ang kaya, diba? So, mali-mali rin tutulungan nyo. Okay? So, next, ito yung mga bagay na other things na kailangan natin. So, yung isa dito, mga tao, and then yung iba is ibang bagay na. Medyo papasadaan lang natin yung mga na-aral lang natin before. Okay, so number one is, sa verse 1, may basa. Ready, go. Okay, meron na tayong Panginoon. May mandate tayo sa Panginoon. Meron na mga key people. Ano yung kailangan natin? Mga member, di ba? Pero sabi dito, yung kausap niya, anong klaseng member? Gusto ba natin ng member dito na pakitang ano lang? Basta lang marami tayo?
Hindi sabi dito, sabi dyan, I therefore, the priest of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Kayo ay tinawag na, kayo ay member na, kayo ba ay worthy? Okay, so number one, worthy members. Ang dapat magkaroon tayong members dito, misal si daddy, laging ang player, ganun, di ba? Okay naman yun, Lord, dagdag ka pa dito. Ganun din ang ating panalangin. Pero ang focus natin, yung quality. No, hindi yung ito, maganda, may mga bata dito, makulit. Pero matagal pa to bago magamit ng Diyos, di ba? So sana si, wait lang, alala ko to eh. Si Jasmine? Jason, okay, at least yung J. Jason. Sana, ano to, maging soul winner din, di ba? Kasi dinadala niya yung mga kapatid niya, di ba? Ganun yun. Nag-uumpisa yan dyan, leader ka. Kaya ito, Stephen, tinutulungan ko, leader ka dapat. Ikaw panganay, tatlo na kapatid mo. Okay, si Jamie, ganun din. So, si Pia din. Di ba? Pag ikaw yung ate, ikaw yung kuya, dapat leader ka. Ngayon, pag member ka lang, hindi lang yung kasi member niya eh. Nakita ko yung mga maayos na church, ang strength nila nasa member minsan. Siyempre yung pastor din, pero minsan yung mga magagaling, matalino, mayaman, lahat yung mga member, sila yung nagsusupport. Doon magagaling yung di kaya lahat ng pastor. Yung pastor, bibigyan lang yung direction eh. Pero maraming bagay kasi, ano tayo, combination tayo. Ang ating pagkakilala na identifier natin, tayo-tayo mismo. Di ba? Kung anong attitude meron yung mga member, kung maganda yan, maganda yung church. Di ba? Kung yung member, kalahating spiritual, kalahating carnal, di zero out yun, di ba? Cancel. Naintindihan niya mga bata sa math, di ba? Plus 5, minus 5. Pwede zero din. Kaya tayo, hindi tayo mag-tolerate dito na kumain. May mga heretic dito. Isa lang ang bayaan mo siya dyan. Hanggang di siya nagbago, di siya pwede dito. Amen? Amen. So, number one, worthy members. Kailangan natin yan. So, paano tayo magkakaroon ng worthy member? Alam nyo na, dapat maayos ang soul winning program natin, discipleship program natin, maayos. Okay, nag-umpisa yung church natin, tatlong beses agad na service. Bible study, Sunday morning, Sunday evening. Kasi unang dinidisciple natin, mga bata, mga anak natin, kahit yung asawa natin, ganun. Kailangan na agad yun eh. Diba? So, worthy members. Kailangan yan sa church. Pag walang member, walang church. Okay? Ngayon, itong mga next things na nasa Ephesians 4, ito yung mga bagay na, ano, hindi natatao. Ito yung mga bagay na meron dapat sa church. So, number 9, para sa lahat ng list, ha? Number 2 sa others. Sa verse 2, sabi dyan, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. So, kailangan natin ng humility. Okay? Kasi pag lumalaki na tayo sa mother church, ganun yung napansin ko, may magaling dito. Hindi, magaling din ako. Bandang uli, ba't di kayo magkasundo? Kasi pareho kayo magaling eh. Pero hindi na sabihin ganun, ha? Pero pag tinitingnan mo na yung ano, anong problema mo dito? Pag may discernment ka, isa lang ang problema, pareho silang magaling. Problema ba yung magaling? Hindi dapat, pero hindi na manage, di ba? Kung magaling kayo, di manage yun. Magpaka-humble kayo, di ba? With all lowliness and meekness, si di ba, pinag-aaral sa ating quiz, di ba? Sino daw yung very great among the servants of Pharaoh? Kalaban niya yun eh. Di ba? Pero kahit yun na si General Luna daw, kahit mga Amerikano, kalaban natin Amerikano, di ba? Ginagalang siya nun. Alam niyo ba yun? Mataas ang tingin nila kay General Luna. Ang mag-anak namin yun. Pero, di ba? Yun ang sabi sa history. Antonio Luna. Bakit? Kasi nga, ang tapang, statistician, di ba? Tapat sa kanyang paglilingkod. So, dapat tayo ganun, no? Dapat humble tayo. Hindi mo kailangan ikaw yung pinakamalaking magbigay dyan. Therefore, hindi mag-exist sa church pag wala ako. Eh, nag-umpisa ka yung church, wala ka eh. Di ba? Na-realize yun. Okay? So, ang daming ganun. Nakita ko, nakakapanghinayang babagsak. So, minsan si Pastor, sinishare sa amin, ito yung sama ng loob ko.
Nakakalungkot, kaya minsan kaya talagang ano ko nun, ayaw ko pastor eh. Ganun yung mga nasa mo, pasok tao, palabas, pasok. Pag yung mga young people, ayun saya, may mga young people, may in love. Tapos mga sira na ulo. Ganun, daming ganun. Diba? Kailangan mo tayo ay mag, okay, mga young people, pag professional na kayo, huwag kayo mayabang. Okay, alalahanin nyo na kaya marami kayong blessing din. Marami dyan, directly affected kayo ng Word of God. Naitama nyo yung buhay nyo dahil kayo ay nalagaan sa church. Amen? So, kailangan natin sa church, humility. Next is unity. Verse 3, sabi dyan, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang sabi sa verse 13, till we all come in the unity of the faith. Okay? So, meron na tayo dyan last time na unity, di ba? Alala niyo yun, preaching natin. Unity through maturity. And meron pang isa. Pag hindi tayo united, eh paano pag meron talaga hindi kanya-kanya tayo ng utak eh. Gusto ko, isa lang ang Diyos, ikaw, tatlo. Hindi pwede yun, okay? Kaya responsibility again ng pastor yun. Pag hindi malinaw sinasabi ng pastor, ano ba tayo dito? Trinity ba tayo? Ano? Kahit ano na lang. Basta Kristiyano. Ang gulo nun. Walang unity. Amen? Amen? So, kailangan natin humility ng unity. Minsan, ikaw din ay mag-ano ka rin dun. Dito nga paupuin yun. Dito na lang din. Nisira yung ano eh. Dunga na lang, dunga. Si Chloe? Bihira. Chloe, maalala mo itong video na ito. Nire-record natin. Ha? Paglaki mo, panoorin mo, ha? Makulit si Chloe, sinisira yung wallpaper. Okay? So, unity. So, hindi mo lang pastor eh. Totoo yun, yung pastor yung mag-ano, no? Mag-lay down, yung mga doctrine, baka tayo magkaisa. Pero ikaw mismo, kunwari, mayroon dito nagtuturo. Diba? Ganun yun eh. Si ano, ganito pala yung paniniwala, tapos sinasabi pa sa ibang member, ganito. Kailangan isumbong mo yun, tama ba? Ganun yun, para magkaroon ng unity, yung mga dapat wala dito, wala dito. Eh, may bakla pala, kunwari si, huwag naman si Stephen, kunwari lang. Kaso, anak mo yun, kahit na, hindi pwede sa George ang bakla, okay? Pag may bading dito, sabihin nyo sa akin. Hindi pwede yan dito. Okay, sabagay mga bata. Ano pa yan eh. Mabago pa yan. Pero sakali lang. Sabihin nyo sa pastor, amen? Para tayo ay may unity. And then, verse 13 ulit. Sabi dyan ay, unity in the faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children. So dapat daw tumatalino tayo, nagmamature tayo. Hanggang sa yung stature, the fullness of Christ. Ibig sabihin ang standard ng Panginoon yun. Gaano ba dapat kayo mag-mature? Okay? Sabi dyan, parang hindi tayo bata. Ano ba yung bata? Katulad niya, makulit. Diba? Sinabi na huwag mag-usap. Diba? Mag-uusap na naman. Kung ano-ano ang ginagawa dyan. Diba? Ganun ang mga bata kasi pag may naisip sila, psh. Diba? Pero parang tayo magmamature daw. Pag ginagawa natin yung dapat natin gawin. Kaya sinasabi dito, yung standard ng Panginoon, dapat maging ganun tayo. At ano sinabi niya sa mga bata? Ang bata daw, kung anong meron, kung anong uso, yun ang gagawin nila. Okay, nakikita niya yan? Ngayon, uso yung pogs, di ba? Oh, next time, hindi na uso yan. Ganun yung mga bata, ano ba uso ngayon? Nalalaos, di ba? So, pero salita ng Diyos, hindi nalalaos. Kaya dapat doon tayo mag-focus. Tama ba? Kunwari, alam mo na next year, wala nang ano. Kunwari, hindi na uso yung ano. Ano ba? Yung pungs na yan. Bibili ka ba ng marami yan? Hindi na. Kasi, hindi na pala uso yan eh. Okay, sabi dyan, toss to and fro. Ganun ang mga bata. Man, bakit yung mga bata, ang daling utuin? Kasi hindi pala established sa kanila yung knowledge na dapat nilang malaman. Okay? Pag sinabi nyo isa, tatlong Diyos. Hindi, isa lang. Ay, hindi, ano, dating daan naman tayo, hindi, ano naman tayo, apostol. Kibuloy tayo, galing ni Kibuloy, mambira, nagpapahinto ng lindol. Diba? Ay, ganun pala. Eh, mga bata, ganun, si Kanye West, wow! Ang daling utuin. At nangyayari yon pag hindi ka matured. Okay?
Kaya una, kailangan natin worthy members, unity, tsaka matured or grown up members. Kailangan nagmamature yung member. Pag puro bago ng bago yung pangit nun, nakita ko yun sa mga church nang nag-focus nga sila sa building. Okay? So, salip na ayusin yung mga member, magwawala. So, bago na naman. Okay sana yung kaso, anong klaseng church yan? Di ba? Parang walang napuproduce na mature people. So, mahina. Kahit sabihin mo may building, ano yung building? Eh, may building din ng iglesia, may building din ng Muslim. Hindi yung pinagmamalaki yung building. Di ba? Nakakalungkot yun. Nawawala yung mga members, supposedly, andyan lang naman, kapitbahay lang naman. No, anong nangyari? Nagkaaway ay, nagkalabo-labo. Minsan sa walang kabagay-bagay na bagay. No? Kasi hindi nalaga, kasi walang unity, walang maturity. Again, sa bahay, dapat yung mga nagmamature, yung mga kuya, yung mga ate, sila na yung nagmamanage yung mga maliliit nilang ano, para naman yung mga magulang nila ma-reprieve or medyo makalibre. Okay? So, kailangan natin mag-mature. Lahat ng bata magmamature dapat. Hindi yun, ano, ha? Hindi yun optional. Diba? Kaya lagi sinasabi sa mga anak, ganun. Oh, lahat, marunong ka na nito, marunong ka niyan. Kanina, naglalagay na ng sapatos ng kapatid niya, yung kuya na, ganun. Nagsasahing na si Stipe, nag-uugas na ng kamay. Ng plato, diba? Next time, magpapakanta na. Nag-piano na. Dapat ganun, hindi yung kain ka lang ng kain, ganyan-ganyan ka lang dyan, Ano to, tagal naman na service. Mga bata, okay lang yun eh. Kaya ba nagmamature ka, ikaw na yung katuwang ng pastor, di ba? Next is, ito mga basic na to, pero maintindihan lang natin na kailangan natin to, hindi po pwedeng wala sa church, okay? Number 12 is 15, but speaking the truth in love. Okay, sabi sa 21, if so be that ye have heard him, ye have taught by him, as the truth is in Jesus. So sabi sa 25 is, and ye put on the new man which after God is created in, sorry, sa 25, wherefore putting away lying, speak every man truth. Okay, so sa church, hindi dapat mawawala ng katotohanan. Alam naman natin yun, di ba? Pag naglolokoha na sa church, hindi na church yun. Okay? Sa Bible, posible yun. Sinasabi sa Bible, sa Revelation 2 and 3. Mayroong mga church na may building, may pastor, may Bible kunwari, may member, pero hindi na sila church. Kasi inalis na ng Diyos yung candlestick doon. Para sa Diyos, hindi na sila church. Maraming ganun. Gusto ba mangyari sa atin yun? Mangyayari yun pag nagpabaya tayo pare-pareho. Nangyayari yun. Kaya hindi dapat mawala yung humility, maturity, yung katotohanan. Then, pag-ibig. Okay? Nabanggit kanina sa verse 2. With meekness for bearing one another in love. Bakit ka nagpapakababa? Kasi mahal mo siya. Alam mo siguro, medyo ano lang siya ngayon, depressed lang siya ngayon, kaya nagmamalaki, ganyan-ganyan. So, pag may na-encounter ng ganyan, okay itong taong ito ngayon, pero bakit ngayon? Yabang. Ano kaya nangyari sa taong to? Kung hindi mo siya mahal, hindi mo siya iintindihin, ano? Eh, magpapataasan na kayo, di ba? Kung walang pag-ibig. Kaya dapat may pag-ibig. Sabi niya sa 15, sabi niya, but speaking the truth in love. Okay, hindi lang katotohanan, pero mahal mo siya. Tandaan niyo to, mga bata. Kasi may engage din kayo sa mga pagtatalo-talo minsan sa Facebook na yan. Kaya minsan di mo maintindihan yung gagawin mo. Bakit kaya nagtatalo itong mga to? Di mo alam kung sino yung mga may care pa. Yung iba, alos magmurahan na. Eh mga ganun kasi wala na yung pag-ibig eh. Kailangan dapat mas magaling ako. Lumabas ako magaling, wala nang pag-ibig. So marami na akong ganyan, pinagtsatsagaan ko. No, bandang huli. Inaway pa rin ako. Pero ganun talaga kasi bayaan mo lang, mahal mo eh. Umaasa ko, bandang huli, makikita lang siya yung mali. No? Nakita niya na hindi ko siya pinatulan, hindi ko siya pinahiya, katulad ng gusto niya, pahiya ako. Naintindihan niyo yun? Bayaan mo lang kasi andun yung pag-ibig. Pag wala na yan, ang hirap na. And then yung last verse, sabi sa 16, sabi dyan,
Bandang huli niya, sabi dyan, make it increase of the body and to the edifying of self in love. Diba? Gusto mong lumago yung isang kapatid, yung mismong church, kasi mahal mo yung church, kasi mahal mo sila, okay? Hindi yung gusto mo lang tayo, marami kasi ganyan eh. Gusto mong lumago, ba't mo gusto lumago? Pero mukha tayong bida. Ganun. Ha? Ba't mo gusto mong dumami? Eh kasi maganda yung madami. Ha? Yun na yun. Uniwala kami yung mga ganun. Hirap lang mismo matla, pero pag tinanong mo talaga, mapalabas mo yung nasa puso niya, yun yung dahilan. So, hindi maganda yun. Ang magandang dahilan na para gusto mo lumago yung church, kasi mahal mo yung church. Okay? At mahal mo din syempre yung mga member. And verse 18, sabi dyan, have your understanding dark, ito yung negative, okay? Being alienated, yung mga ano daw, yung mga unsaved. Sabi dyan, understanding darkened, sabi dyan, through the ignorance that is in them. So, ano ignorance? Gusto mong ignorante? Ano yung sabi ignorante? Walang alam. No? Dapat alam mo, ganito na yung edad mo. Hindi mo pa alam tong bagay na to, di ba? Si Stephen dati. Ang galing naman si Stephen. Kaso may mga bagay na naiwanan siya sa mat. Di ba? Parang na-realize siya, pambira, grade ano na ako, ganito yung alam, standard ng ano, ganito, di ba? So parang hindi ko pa alam yun. So sa mga bagay na patungkol sa Diyos, hindi naman tayo dyan kailangan maging doktor para malaman na yung mga bagay-bagay patungkol sa Diyos, di ba? Kung paano magpalaki ng bata, kailangan bang maging doktor para turuan mo yung bata na huwag magsinungaling? Hindi, di ba? So supposedly, hindi tayo ignorante dyan, pero sabi dito, yung ibang unsaved, ignorante. So pang ilang, pang ito, 14, kailangan ng church ang understanding and knowledge. Kaya nga puro tayo dito aral, aral tayo ng aral, huwag kayong magsawa. Please lang, mag-asawa dito, ako yun. Kasi ako yung mag-uturo na naman. Tapos yung iba naman, di nakikinig. So, sino dapat magsawa sa atin? Ako yung mas nakakasawa to, di ba? Pero gagawin pa rin natin kasi ngayon ang kailangan eh. Kailangan ng church ng understanding and knowledge. Pag wala tayong pangunawa, para tayong mga kulto dyan, sinabi na huwag sumamba sa Diyos Diyos, at samba pa rin. Di ba? Sinabi na huwag kayong maggumawa ng anito dyan. Ganun pa rin. Bakit? Kasi walang knowledge, walang understanding. Napakasimple. So sabi ang pastor, dapat may asawa, may anak. Hindi, okay lang to, mga binata. Walang pangunawa, di ba? So next is holiness and cleanness. Sabi dyan, ito medyo, ano na to, obvious na to. Sabi dyan, ito yung mga negative ulit. Sabi dito, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to work the uncleanness with greediness. Ang sabi sa 22, you put off concerning the former conversation. Kung dati kayong masama, carnal, corrupt, okay, huwag na kayong ganun ngayon. Okay? Sabi sa 24, that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. So ang Panginoon naman ang gumawa sa atin yan eh. Noong una, ayaw natin yan eh. Pero habang nakikinig ka ng salita na, oo nga, mas maganda pala yung ganun. Mas maganda pala yung bata ako na pagbabae ako, magsusot ako ng maganda, ng modest. Hindi yung papakita ko lahat kasi ganun nakita ko yung kapitbahay ko eh. Mga maganda daw siya eh. Yung mga nagsabi maganda siya, mga walang utak yun. Mga karnal yun, hindi niya asawain yun. Tingnan nyo. Pipituan lang yun, hindi niya asawa yun. Kasi ano eh, magaslaw eh. Aniwala kayo. Gusto niya mga babae kayo, di ba, pakasalan kayo, bandang mo. Yun yung end state nun. Hindi lang kayo sabihan na maganda. Pag pinakasalan, ay maganda ka talaga. Pinakasalan ka eh, di ba? Yun yun, mga babae. Kaya huwag kayong magdamit na kung ano-ano. Okay, ganun din yung mga lalaki. Hindi tayo sa damit eh. No? So, holiness. Okay, next is, ito, baka magulat kayo dito. Kailangan ng, hindi kayo magulat dito. Sa verse 28, anong kailangan ng sa church? Lahat ng head, ng humility, maturity, unity, truth, love, understanding, holiness. Kailangan din natin ng, sabi dito, let him that stole steal no more. Bakit? But rather, anong kailangan niyang gawin? So, yung mga magnanakaw, masama yan, ha? Mga bata, baka punta kayo dito, magnako kayo, ha? Huwag ganun, bad yun. Hindi na kayo makakapunta ulit, okay? Bagay, wala naman yung makukuha dito.
minsan yung cellphone naka ano eh. Okay, wag na kayo magnakaw, sabi niya. Anong bata hindi kayo magnakaw, anong gawin nyo? Kasi yung iba nagnakaw para magkaroon, di ba? Sabi dito, working with your hands the thing which is good, ba? That you may have to give to him that needeth. Okay? Isa sa mga kailangan sa church, ano? Trabaho. Okay? So, hindi lagi yung church magbibigay, di ba? Pero minsan nga, ganun eh. Yung pastor, siya yung naghahanap para itong mga to, kaysa magnakaw, kaysa magtamad-tamad, manghingi, mamalimos. Okay? O, si Chloe, di na namalimos, ha? O, sa manghingi ka sa magulang mo. Tama ba yun? Kasi sabi sa Bible, ang magulang magbibigay sa anak. Okay? Pero ngayon, bata pa kayo, mag-aral kayo kasi later magiging magulang kayo. Kailangan nyo ng pera, kailangan nyo mag-trabaho. Okay? Nakikinig ba? Anong pangalan ng buso? Ashley. Uy, magka-pangalan kayo na, no? Nasa likod. Okay. Usong-uso yan, ha? Ano ba na ako yung Ashley na yan? Okay? Kailangan natin magtrabaho. Okay? May mga gisayo pa, ba't pasto? May trabaho ka. Mali yan, ha? Baliktad. Kailangan natin trabaho para tayo magkakapera, di ba? Kailangan ng church ng trabaho, lahat. Pag wala na tayong ginagawa, something's wrong. Okay? Hindi tayo puro tunganga. Hindi puro praise the Lord, ha? Hindi wala tayong ginagawa. Okay? So pareho yan, both sa ministry at sa buhay natin, dapat may trabaho tayo. Si Ashley, anong gusto mong paglaki? Anong gusto mong trabaho paglaki? Engineer! Anong engineer? Anong klaseng engineer? Ano daw? Civil engineer. Malaking kita niyan. Pero karamihan engineer ng mga lalaki. Pero okay lang yan. Pwede naman. Okay. So, kailangan natin trabaho, di ba? Dahil bata pa kayo, ano kayo yung trabaho ko? Kasi pag ano yung trabaho mo, yun ang madalas mong gagawin. Hindi ka dapat nagsasawa dyan. Pag takot ka sa dugo, huwag ka magdoktor. Diba? Sa bagay, kung ibang klaseng doktor, okay lang. Pangatatlo na lang to. So, tagbusin na natin. Sabi dyan, sa verse 29, let no corrupt communication. Okay? Pangalawa, second, third to the last is good communication. Kailangan sa church na good communication. Amen? Kailangan, kung may gusto ko sabihin, ito, nakita ko sa iba to. May alam sila, hindi nila kayang i-communicate kung paano. E, simple naman yun, kaya nga may pastor, eh, sabihin mo sa pastor, malamang, kaya pastor siya, alam niya yan, kahit na paano, di ba? Kung may gusto kang mangyari sa church, dapat, pastor, ganito eh. Sabihin mo sa church, siya yung makipag-usap sa ibang member. Kaya kung may ibang member, may ginagawang masama, kung nari, may, alam mo na, hindi masyadong masama, pero sa palagay niya, hindi masama, kung nari, malakas siyang tumawa, gano'n, masama ba yun? Pag may isang wala sa timing, kung kaya malakas bang asal, nari gano'n, eh, may background ka na medyo matigas, manong ulo mo, mainitin. Okay, sabihin mo sa pastor, siya yung magko-communicate nun. Okay? Hindi pwede yung hindi ka marunong mag-communicate. So, yung iba, walang skill dyan, madedevelop yan. Sinasabi ko lang, kailangan natin ng mga ganyan. Amen? Yung mga mature, kanina sinabi, kailangan matutunan mo yan. Magkakagulo na yung mga bata dito, hindi ko ministry yan. Ikaw yung matangkad eh. Matangkad, sorry. Matanda. Dapat aralin mo yun. Kaya mo yan. Amen? Amen. Yung nag-aaway na, ano ba yung gagawin ko? Ah, sulsulang ko para masaya. Hindi, ikaw na yung maging peacekeeper, di ba? And then, syempre itong last, ano na to eh. Shadow na tong obvious. Sabi dito, anong kailangan natin sa church? Let all bitterness and wrath and anger and clamor evil spirit put away from you with all malice. And sabi dito sa 32, and be kind one to another. Kailangan natin ng kindness. Okay? So minsan yung pastor parang ang tapang. Pag ikaw yung another member, naiintindihan mo si pastor kasi ganun talaga sa pulpit dapat, ikaw na yung hindi ganit si pastor. Ikaw na yung mag-ganun. Sabihin ng mga bata dito, sigaw-sigaw si pastor eh. Hindi ko maintindihan si pastor. Ikaw na yung mag-ano. Alam mo, ganyan lang yan. Okay? And then lastly is forgiving one another. Forgiveness. So pag may nagkataon na may nagkasakitan, naku, maniwala ka.
Kailangan natin sa church to. Again, marami na akong natanong, ganun. Bakit ka wala na sa church? Eh kasi, nakaaway ko si ganyan. Again, hindi niya sabihin yung madala. Sabihin niya, ano naman sa church eh. Puro ano ganyan pa yan. Ang daming tatalo na nung kwento. Meron lang pala siya nakaaway na hindi niya napatawad. Ganun lang. Aniwala kayo. Kaya kailangan natin sa church yan. Sira yan, may sira. Okay? Hirap idikit yan eh. Okay, yan. Kailangan natin forgiveness, okay? Yung mga bata, patawarin natin minsan maingay. Kailangan eh. Buti sa isigil, nakikinig na, di ba? Nagpapatawad ka ba? Pwede ba akong patawarin? May kasalanan ba ako sa'yo? Napagalitan kita dati, di ba? Pero ako tama dun, di ba? So ngayon, ikaw yung bata, makinig ka, okay? So, napatawad ko na rin si Ezekiel. Kaya welcome na welcome si Ezekiel dito lagi, di ba? Okay, may kainan tayo, amen? Okay, tapusin na natin to. So, anong kailangan natin? Kailangan natin itong mga to. Anong kailangan natin gawin? Mag-accumulate tayo ito. Ulitin ko lang, ang Panginoon, syempre, kasama natin. Ito yung mga, si Jesus, key people, apostle, wala na niya ngayon, pero intindihin natin yung mga tinuro nila, kailangan natin yon, yung mga prophets, evangelists, pastor, teacher, hindi mga posisyon yan, okay? Trabaho yan. Posisyon yan ng trabaho, huwag yung paghangaran, uy, pag ganyan na ako, gagalangin din ako. Bayaan mong magtrabaho ka, pag nilagay mo yung sarili mo doon, hindi ka naman dapat, hindi ka magagalangin, babastusin ka. Yan ang totoo. May ibang bagay, worthy member, humility, unity, maturity, or mature grown-up members, truth, love, understanding and knowledge, holiness, good communication, work, kindness, and forgiveness. Alamin natin yon. Mag-strive tayo magkaroon nun. Pag walang unity, mag-isip ka at least. Ba't kaya walang unity? Mag-pray ka, sabihin mo sa pasto, lahat siya makakatulong. Amen? Amen. Pray, bakit naman, salamat sa aming tapos na service, Panginoon. We pray na kayo pong malulati lagi sa aming pinagagawa dito, Lord. Paglilingkod, pag-aaral, pag-disciple, Panginoon. Ngayon lang malulati, Lord. I-bless nyo rin po ang mag-asalusaluhan. Maraming salamat po, Lord, sa tao ni Shana, Panginoon. We pray na siya po ilalaki din na may takot sa inyo, Panginoon. Mahalid kayo, Lord, yung salita, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.